Ito na po yung aking bulb na na-receive kahapon. And binabad ko siya simula natulog ako. Binrush ko siya para malinis yung mga bulok-bulok. Kaya mayroong mga nagtanggalan na putol-putol. Dahil siguro may mga bulok-bulok in between. Lalagyan natin to ng rooting hormone at saka fungicide. Ibababad natin to saglit para lang ma-stimulate siya and ma-treat yung mga bagong sugat niya. For my potting mix, lalagyan ko siya ng charcoal, lalagyan ko siya ng pumice. Bumili din ako ng cocoa cubes. So ayan, may cocoa cubes tayo. And bumili din ako ng perlite. Tapos hahaluan lang din natin siya ng cocoa peat at saka rice hull. Update ko kayo later after kong magawa to. So, ang mixture na ilalagay natin is this Masitera rooting hormone at saka itong ating Detain M45 fungicide. So, after natin mababad, saglit yan dito, papatakan ngayon natin yung mga nodes ng magic drops. So, update ko kayo guys. Ayan yung ating potting mix. Hahalo lang to at saka yung pumice para well-draining siya. Dahil wala tayong insecticide, itong Thailand brand na insecticide yung gagamitin natin. Ito yung Starkel G. So, ibubuhos lang natin siyang ganyan. DE powder. Ayan. Ganan lang siya. And then, konting fungicide. So, dito tayo. Pakita ko sa inyo kung anong gagawin natin. Lagyan natin to ng konting fungicide. Tapos, rooting hormone. So, halo-halo lang natin siya dyan. Tapos, lulubog na natin yung ating mga bulb. May mga bulb na natanggal. So, itatanim ko pa rin yan. Sayang, baka kasi tumubo din. Gentle reminders lang, guys. Pagka nag-handle kayo ng mga fungicide, insecticide, or kung ano mang chemical na ginagamit natin sa ating mga halaman, always wash your hands. Delikado to, especially pag ma-ingest. And, mas maganda rin po siguro minsan magsusot tayo ng face mask para po hindi naman natin masinghot yung powder. So, we will let it sit for about 15 minutes bago natin siya iahon and mapatakan ng ating Arid and Aroids Magic Drops. So before we start, lalagyan lang natin ang mga ganito yung pinaka-base. Napanood ko to kay Plancila. Nagle-layer sila ng cocoa cubes or yung bunot sa pinaka-base ng paso. So yan. And then, saka natin siya lagyan ng ating potting mix. So, hindi natin masyadong pupunuin kasi mamaya ilulubog din natin dito yung ating bulb. So, yun, ganun lang din ulit yung gagawin natin. Lagyan natin siya sa pinaka-base. So, this will help retain yung moisture ng pot na hindi naman siya masyadong babad na babad. So, pag dilubog natin yung bulb, dito lang siya mga 1 inch below ng ating potting medium dito lang sa gitna para hindi siya masyadong lubog. So yan guys, kukunin na natin siya, iaahon na natin. So naglatag ako dito ng tissue na may mga proper ID. And then bago ko to kasi nilubog dito, pinicturean ko muna siya para hindi ako malito. So para pag kinuha natin dito, malalaman natin kung alin siya dito. So ito yung Caribbean coral. Ayan, Caribbean coral. Dito siya. And then ito si Scarlet Flame. Ito yung mystery bulb. Yan. So, maya, tingnan natin kung meron pa tayong kailangan tanggalin na mga bulok-bulok, yung mga malilambot. And, isipin ko pa
kasi guys, kasi bala ko i-DIY sana siya para maliliit yung tubo niya and cute. Ang gagawin natin, tatanggalin muna natin kasi lumambot na siya. Yung mga malalambot na part, tatanggalin natin. Para lang tayo nagpipil ng luya. Parang ganun. Para lang yung mga bulok matanggal. Para pagka tinanim natin siya, hindi siya mabubulok dun sa pinagtaniman natin. So yan, katulad niyan. Malambot na part. Ayan. So parang expose lang natin yung pinaka-fresh part. Tapos babalat, ano din naman natin to? Lalagyan din natin ng detain. Yung mga sinugata natin. So kailangan sharp yung iyong pang ganito. Yung pang cut. Parang nga lang siyang luya, di ba? Tatanggalin natin yung ano. Ito yung bottom part. Sabi sa inyo, makalat talaga pag naghahalaman. So, tatanggalin lang natin yung mga bulok-bulok. Hindi ako magaling sa kutsilyo, guys. Ang ginagamit ko pa yung pang-craft. Hindi siya yung flat. So, yun. Kaya sabi ng asawa ko, baka wala nang matira dito. Anyway, yan. Talaga marunong. Basta tanggalin lang natin yung bulok-bulok. And papahira natin siya ng detail. Ito yung pinaka-top part ng bulb. Tapos, may tinuro sa akin si Sis Angela na para ma-DIY mo, ito yung stick ng balloon, alam niyo yun. Pinuto lang namin. So, para mas mabilis, i-DIY mo siya ng ganito. Ilulubog mo lang siya ng ganyan. Tapos yan. Ayan, na-DIY mo na siya. So, lahat ng growth points na makikita mo, butasin mo lang siya ng ganon. So guys, nakalimutan ko mag-gloves. Mag-gloves daw tayo pagka sinusugatan natin yung bulb kasi makati daw siya. Makati daw yun. So yan. So sana naman hindi ako makati, diba? So yan yung mga dinay natin. So yan, hanapin pa natin yung growth points niya. Hindi ako ganun kagaling, guys. Ngayon ko lang din to malalaman. Parang ang hirap. Ang hirap i-DIY pagka ganitong kalaki. So, gawin natin ito. Ayan. So, yung purpose ng DIYing is para lumaki siya ng pantay-pantay. So, yan. Yun na lang muna DIY natin. Kung lumaki man to, at least itong dalawa, yung growth points niya. So, parang ang dami pa niyang growth points, eh, pati ito. So, hindi lang natin sure. Pero yan, bahala na. So, yan. Grab lang natin siya ng fungicide. Sugat na sinugatan natin kanina, rub lang natin ang fungicide. So, gagamitin natin to pampatak. Hindi na siya makuha ng ano ba yan? Hindi na siya makuha ng dropper. So, papatak lang natin ang ganyan. Malo na siya sa fungicide. Para magising yung nodes niya. Ayan. Ganyan lang. So, yun. Tapos, ilulubog natin siya ng ganyan lang sa pot. Ganyang kababaw. Ganyan lang siya. So, hindi na muna natin siya masyadong ilulubog. Tapos,
didiligan na lang natin siya. Doon natin siya ilalagay. Kasama ng other caladiums natin. Tanggalin din natin yung bulok-bulok niya. Kita nyo, may mga malalambot talaga siyang part. So, mas maganda tanggalin siya bago siya ilubog. Para lang nagpipil ng luya. Pero mahirap siya. Lalo na sa akin na hindi ako marunong sa kutsilyo. Ginagaya ko lang yung tinuro sa atin. So, ayan, no din yan. Oh. Para ma-stimulate din yata siya pagka ginaganito mo siya. Tinatanggal yung bulok-bulok part. Yung tinatanggal nating bulok-bulok, ipunin din natin yan. Kasi nga, may mga instances na yung mga bulok-bulok na part, tumutubo din naman daw. So, ayan. Pinahasa ko muna to sa asawa ko bago kong gamitin. Buti naalala kong mag-gloves kasi sabi nga nila makatito. Eh medyo nakaka-allergy din kasi yung ano eh. Nakaka-allergy yung ano yung tawag doon, Papa? Dagta. Dagta. Dagta ng halaman. Ayan o, parang bulok pa din to. So, wala na ako masabi. Kasi nagko-concentrate ako sa pag-iwa. Kasi baka akong mahiwa. Nakakatakot. So, yan. Feeling ko madi-DID natin ito. Ang dami niyang growth points. Kaso mo parang hirap. Meron dito, meron dito, meron dito. Ito din. Tsaka ito, I think. Ito yung ibabaw niya. Yung may puti na ang tawag nila dito, marking. Yun yung growth points niya. So, I think okay na to. Kasi ayoko na siyang tabasan pa ng sobra. Kasi feeling ko, masyado ng marami ako natatanggal. So, ayan na guys, yung ating Caribbean Coral, yung ating Scarlet Flame, at saka yung Mystery Calidium na abangan natin kung ano ang laman. So, kanina, itinanim ko kanina, pero inahon ko ulit. Nagdalawang isip ako. Ang naisip ko na lang, nilagyan ko ulit siya ng fungicide. Tapos, patuyuin ko muna siya dyan. And, pag natuyo na siya, saka ko siya ilulubog sa potting mix niya. Na-treat ko na rin to ng magic drops para mas bumilis yung kanilang progress, mas stimulate yung mga nodes. Dumating today, yung ating in-order na mga caladiums from Dumaguete. So, isa-isahin ko silang i-unbox. So, tanggalin muna natin dito. And, para malinis ko yung kanyang roots and ma-disinfect na din, meron tayong fungicide at saka DE powder na ihahalo dito tapos doon natin siya ilulubog bago natin siya i-repot. Ayan na siya! Ganyan siya dumating. Hindi ko siya kayang kalasin ng ako lang. So, papakalas ko sa asawa ko. Ito yung Jubilee. Si Red Emperor, si Tinkerbell, si Infinity pala to. At saka si Black Mamba. Ayun. So, repot muna natin siya. Natanggal na natin siya sa lalagyanan niya. Itong laki ng bulb, oh. Grabe. So, ginawa ko, nilubog muna natin siya saglit doon sa detain. At saka may halong rooting hormone. May mga roots na naman sila. Just in case lang na may masugatan or ano. Para lang din, ano, mag-produce din sila ng mga panibagong ugat. Ayan o, gaganda ng ugat. So, mamaya i-wash out natin sila. Pagkatapos, malubog ng konti dito sa detain. Fungicide yun, guys. Para kung may sakit-sakit man silang dala,
matitreat natin bago natin sila itanim. Ito guys, binunot na ng asawa ko yung, ayan, kinakain na rin ng uod kasi dun eh. Binunot na asawa ko yung tumubong caladium dun sa flower box namin. Ang laki niya, diba? Ang ganun siya kalaki. Tumubo siya nun basta-basta dun. Ang laki na, ang haba din ng ugat. Sugasan natin yan bago natin siya i-repot. So yan. Sayang, nakainan na ng uod. Tsaka ito. Pero yun pa lang naman yung sira niya. So far. Ganda. Ordinary caladium natin to guys. Pero sobrang ganda. So yan. Inaprot na din pati yung monsterang tumubo dun sa may gilid ng flower box. Ang laki ng cutting niya. Tapos may patubo na din dun. So itatanim natin siya ngayon. Ito, isa pang ligaw na caladium sa flower box namin. Nakita natin kanina. So, binunot na din natin. Padamay-damay na lang tanim. Itong Jubilee, oh. Ang laki ng bulb. Parang patatas. Maganda din yung Jubilee. Ayan, oh my gosh, guys. Bigyan nila ako ng Black Cardinal. Super ganda.